球势力范围，不同任何国家打冷战、热战。We were in agreement that the problems that we have in South China Sea with China should not be the defining element of our relationship. Okay. Malinaw yun. Eh, ito, hindi gaano natin marinig yung audience. Since hindi natin gaano marinig, dumako tayo sa article na sinulat tungkol dito sa paliwanag o pahayag ni President Bongbong Marcos tungkol sa naging usapin nila sa kanilang meeting ni President Xi Jinping ng China. Okay, dumako tayo dito sa Reuters, mga utol. Philippines, Marcos meets China Xi to find ways to reduce South China Sea tensions. Okay? So eto na rin mismo yung pangapahayag, I guess, ni President Bongbong Marcos after nung meeting nila ni President Xi Jinping. Ito yung summary, no? Philippines expresses concern on South China Sea tensions. Nobody wants to go to war. Okay? Malinaw yan, mga utol. Kahit China eh, naglabas ng statement. Si President Xi Jinping mismo ng China ay naglabas ng statement na ayaw niyang mag-go to war to any country. So mamaya ilalagay natin dito yung video para mapanood nyo rin. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Malamang isa kayo sa mga nag-aantay nito, mga utol, at nangyari na nga muli. Bago matapos ang APEC Summit 2023 na ginanap sa San Francisco, California, ay nag-meeting o nagkita na at nag-usap si President Xi Jinping ng China at si President Bongbong Marcos. At tungkol ito, syempre, sa dispute sa West Philippine Sea. So syempre, alamin na natin, nagkabati na nga ba? Ayan ang title. Oh. China at Pilipinas nagharap na dahil sa issue ng West Philippine Sea. Mula ito kay Aerial TV, pakisubscribe siya. Siyempre, titingnan rin natin yung detalye mga nakasulat tungkol sa nasabing pagkikita nilang ito. Okay, game na. Yan na mismo, mga utol, yung footage. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pilipinas at China nagharap tungkol sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ngayong Sabado kay Chinese President Xi Jinping, ang kanyang pagkabahala sa lumalaking agresyon ng Beijing sa West Philippine Sea na nagresulta sa banggaan sa pagitan ng Chinese vessel at ng Philippine resupply boat. Sinabi ni Marcos kay Xi na dapat malayang mangisda ang mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea, nagpulong ang dalawang leader sa sideline ng Asia-Pacific Economic Cooperation para pag-usapan ang mga paraan para mabawasan ang tensyon sa South China Sea. Good morning. Ayan na mismo mga utol yung pagkikita nila, no? Yung actual footage nan mula sa RTV Malacanang. So dito naman sa nilabas ng RTV Malacanang ay hindi naman, wala naman yung audio ng pag-uusap nila. Pero napaka-brief na yata. It's a process. There is no one thing that we will do that will solve all the problems. We have to continue to communicate, we have to continue to be candid with one another and to be sincere in our desire to keep the peace. And I think that sincerity exists for all parties involved. I do not think that anybody wants to go to war. And so that is something that is the premise actually to everything, all the discussions that we have been having. How to maintain the peace so that the sea lanes and the airways are over the South China Sea are open and continue to be the important gateway to Asia as it is today. Hindi yung bigla tayo na pag-usapan na napag-agrihan tapos na lahat yan. It's a process, and this is part of the process. Now, it's an important part of the process because nakausap ko naman
ng face-to-face presidency, and that always makes a difference. Maganda naman yun, mga utol. Tama yung sinasabi ni President Bongbong Marcos, hindi naman pwedeng nag-usap tapos na agad yung problema. Siyempre, proseso, nakaproseso ng araw. So, magandang handa rin naman makipag-usap ang Beijing o yung China, mga utol, particular yung presidente nila, si President Xi Jinping. That way, pwedeng magkaroon ng kasunduan eh, no? Nang hindi na lumala, tuluyan lumala kasi lumalala naman talaga yung tension, mga utol, at nauna na magpahayag rin. Nagpahayag na rin ang China o particular si President Xi Jinping na ayaw naman talaga rin nila gumera sa kahit anong bansa. So magandang simula ito, mga utol, na nag-uusap yung mga leader pero nakapag-usap na nakaraan, 'di ba? Nakaraang taon yata kung hindi daw nagkakamali kung kailan kung saan pumunta pa si President Bongbong Marcos sa Beijing para talagang personal na makipag-usap tapos meron silang open line of communication ni ng presidente ng China. Ngunit hindi naman nagbago yung sitwasyon sa West Philippine Sea. Pero this time kasi, mga utol, marami ng mga bansang involved o nakikialam dito sa issue na to. Ngayon, syempre may tension sa United States at sa China, and nag-usap na rin ang presidente ng United States at China, si President Biden at President Xi Jinping, na syempre slowly o on the verge na pwede silang magkaroon ng magkasundo sa isang mutual interest na lahat naman eh mananalo. Kasi pag naggera nga naman, mga utol, eh lahat matatalo. Maraming masisirang buhay, maraming masisira ang ekonomiya. So hanggat maaari, yun yung iniiwasan ng mga leaders natin. So magandang hakbang ito para sa Pilipinas. Ngunit syempre, aabangan natin yung resulta. Hindi pa rin tayo dapat na magbaba ng ating depensa. At alam kong, alam yan ang ating mahal na Pangulo. Di ba, mga utol? Knowing China. Tuloy na natin muna. Yan, hindi kasi marinig yung audio doon sa mismong video kung ano na nagpag-uusap nila. Oh, mabait oh. Si Buang Sin yan. Ay, Buang Winbin, no? Wala lang ano siya. Padogi-dogi. Since I requested a meeting with the President Xi, and I voiced to him my concern of some of the incidents that were happening between Chinese vessels and Philippine vessels, culminating in an actual collision, as we have seen before. And hopefully to find ways to avoid that and have ways to move forward from this situation. And it was essentially we tried to come up with mechanisms to lower the tensions in South China Sea. And that's essentially the message that they sent that we spoke of to each other. That, we were in agreement that the problems that we have in South China Sea with China should not be the defining element of our relationship. Okay. Malinaw yun. Eh, ito hindi gaano natin marinig yung audience. Since hindi natin magaano marinig, dumako tayo sa article na sinulat tungkol dito sa paliwanag o pahayag ni President Bongbong Marcos tungkol sa naging usapin nila sa kanilang meeting ni President Xi Jinping ng China. Okay, dumako tayo dito sa Reuters, mga utol. Philippines, Marcos meets China Xi to find ways to reduce South China Sea tensions. Okay? So eto na rin mismo yung pangapahayag, I guess, ni President Bongbong Marcos after nung meeting nila ni President Xi Jinping. Ito yung summary, no? Philippines expresses concern on South China Sea tensions. Nobody wants to go to war. Okay? Malinaw yan, mga utol. Kahit China eh, naglabas ng statement. Si President Xi Jinping mismo ng China ay naglabas ng statement na ayaw niyang mag-go to war to any country. So mamaya ilalagay natin dito yung video para mapanood nyo rin. China claims sovereignty over nearly the entire South China Sea. So yun yung talagang in-address nilang issue. Kasi kasama yung mga teritoryo natin sa inaangkin ng China. So basahin na lang natin ng konti. Philippine President Ferdinand Marcos Jr.
met with Chinese President Xi Jinping on Friday, seeking ways to come up with ways to reduce tensions in the South China Sea and restore Filipino fishermen's access to fishing grounds. Oh, magandang, oh yun, talagang in-address yun ni President Bongbong Marcos na huwag pakialaman yung ating mga mangingisda na gustong mangisda sa ating mga katubigan. The Philippines and China need to continue to communicate with the meeting, a key part of the process to maintain peace and to and keep open sea lanes and airways over South China Sea, Marcos told reporters on the sideline in the APEC summit in San Francisco. Yun yung kaninang interview, mga utol, yung speech, okay? We tried to come up with a mechanism to lower the tension in the South China Sea, Marcos said, without elaborating. Marcos said he voiced concern over the incidents between Chinese and Philippine vessels, including one collision. He said also raised the plight of the Filipino fishermen. I asked that we go back to the situation where both Chinese and Filipino fishermen were fishing together in these waters. Okay, so bukod dyan, syempre, sunod na nilang pag-uusapan kung ano mga gagawin doon sa mga teritoryo na yun. Pero para sa akin, ha, mga utol, para sa akin, kahit na nakikipag-communicate tayo, hindi pa rin tayo dapat nagbababa ng depensa. So yun siguro, yun yung naging usapin naman ni President Bongbong Marcos at ng Vice President ng United States na si Kamala Harris, no? So tuloy pa rin yung mga plano nila dito sa Pilipinas, particular yung EDCA sites at saka yung pagme-maintain ng peace and stability ng rehiyon. Okay? So hindi pa po tayo talaga mahirap naman talaga magtiwala. Pero maganda, willing rin makipag-usap yung ibang party na involved. Okay? Sa pagkakataon nito, itong China. So ano masasabi nyo dyan? Maganda yan, mga utol. Ha? Yan ay isang simula. Kasi handa parehas yung both party na mag-usap. So pwede sila talagang magkaroon ng agreement na maayos, mauwi sa diplomasya, and then parehas mag-benefit. Okay? Pero kung ang magiging para tumatalon na ako sa conclusion, you know? So wag muna, antayin na lang muna natin kung anong kalalabasan. Baka naman susunod na araw meron na namang ginawa ang China Coast Guard. Yan po ay kayang itigil ng presidente nila, ha? So kapag yan may ginawa na naman itong China Coast Guard, napakahirap na maniwala sa kanila, di ba, mga utol? So ano masasabi nyo? Tuloy na muna natin, ha? Nonetheless, the problems remain, and it is something that we will need to continue to communicate to find ways to avoid such incidents. And of course, as ever, whenever this issue comes up, I always bring up the plight of our fishermen, and I ask that we go back to the situation where both Chinese and Filipino fishermen were fishing together. Basahin na lang natin, no? Since hindi natin, medyo mahaba naman. So hanggang dito lang yata yan. Okay? Ayan. Filipino fishermen have complained that Chinese Coast Guard and maritime militia ships are preventing them from fishing in parts of the Philippines' 200-mile exclusive economic zone. Marcos said he and she were in agreement that geopolitical problem should not be defining the element of two countries' relationship. So, since taking office in 2022, pursued the warm ties. Marcos pursued the warm ties with the United States. Okay, so dito naman tayo. Tension in the region where China has built man-made island with missiles and airstrip have increased this year. I do not think anybody wants to go to war, Marcos said. So China claims almost the entire South China Sea, ignoring 2016 ruling by the Permanent Court of Arbitration that invalidated Beijing's expensive claim. Okay, so sa madalit sabi, mga utol, yun nga, simula pa lang naman ng pag-uusap. So, hindi maglalayo na mauwi sa maayos na pagre-resolba nitong tension na ito o nung sigalot na ito natin with China. So tuloy pa rin siguro yung relasyon, pero syempre gaya na sabi ko, hindi naman tayo mga Pinoy, hindi naman tayo mga tanga para ibaba ang ating depensa at magtiwala ng tuluyan. Okay? So tuloy pa rin malamang yung ating pagpapalakas ng ating sandatahang lakas at yung mga agreement natin with dun sa mga
kaalyado natin mga bansa, particular yung United States. So maganda na rin yun, kausap natin itong medyo may problema tayo at maayos tayo doon sa ating mga kaalyado. So napakagandang hakbang para sa ating bansa. Okay mga utol, so ano masasabi nyo? Sana, ako sana tuluyan ng maayos, pero ako ay maniniwala lamang ako sa China kung tuluyan nilang bibitawan ang ating mga teritoryo. Wala silang aangkinin isa, kahit isa. Sige, gagalang namin yan, inyo na yan. Yun lang yung pagkakataon na maniniwala ako sa kanila na maayos yung kanilang hangarin at layunin sa atin. Pero other than that, hindi ako maniniwala. Okay mga utol? So pero syempre, nasa ating pangulo yan, nasa kanilang pag-uusap kung anong kalalabasan. Ang magagawa natin ay abangan, antayin at suportahan ang ating gobyerno sa kanilang mga susunod na hakbang tungkol dito sa issue natin sa China sa West Philippine Sea. So ano masasabi nyo? Pa-comment na lang mga utol, hanggang doon lang muna. Maraming salamat kay Aerial TV, maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Aquiles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. Saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.